sa magandang araw sa lahat ng kaibigan natin at mga kaibigan din natin pansir sa buong Pilipinas. Alam niyo na mga kaibigan kung ano pag-uusapan about sa kalapati. Muli nandito tayo sa loop ni Mr. Nelson Chua at sigat na babaero line upang mag-demo mga kaibigan. Nakikita niyo ba yung nasa harap ko? Ito po ay i-demo ko kay Mr. Nelson Chua. Ito pong mga gamot na to ang tinatawag ito ay Colloidal and Fountain of Life. Ano po ba yung ibig sabihin ng Colloidal saka Fountain of Life? Papaliwala ko po sa inyo mga kaibigan. Sa panahon po ng pagsitraining o sa karera, sa panahon ng karera, hindi po maiiwasan ng mga kalapati natin na makakuha ng mga iba't ibang uri ng virus sa mga dadaanan nila mga lugar o bayan. Pag nakakuha po sila ng virus, siyempre pag-uwi niya sa loob natin, hahawakan niya yung kagad ng lupnan. Pwede po matransfer yung virus na nakuha niya sa kanyang paglipad doon sa loop man at mahawa yung mga ibang kalapate na nasa loob ng loop. Siyempre hindi naman nakikita ang virus, di ba mga kaibigan? Magkakahawa-hawa ngayon yan. Tapos mahawa ngayon yung loop man, yung nag-aalaga sa kanila. Kasi nakukuha nila yung virus eh, di ba? Kaya nga ang kalapate ang number one na carry ng iba't ibang uri ng virus. Kasi sa panahon din ng paglipad mga kaibigan, may mga kalapating tumutukod. Tama ba? Pag tumukod yan, bababa yan kung makakita ng sapa, makakita ng sipikan. Iinom ng tubig yan, makakainom yan ng may bakterya. Pagpasok niya sa internal organ, doon na mag-create ang bakterya na nainom nila upang sirain yung internal organ ng kalapati. Kaya isa may tumatay ng dugo, may bigla na namlay, kinubuhan na iba't ibang uri ng buluto o mga tumor. Ibig sabihin, nakakain sila ng bakterya. Ano gagawin ng mga nakakalapati? Pa-flashing. Flashing gagawin sila. Magpupurga. O magbibigay ng ano ng mga gamot. Ang tanong mga kaibigan, yung bang gamot na binigay natin sa kalapati natin, naipaniwalag ba ng gusto ito ng mga gumawa? Kasi ang kalapati hindi nagsasalita, hindi katulad ng tao, magsasalita, masakit ng sikmura ako. Wala, manguhula ka, bigay ka lang ng bigay ng gamot. Hanggang sa tumama yung gamot, gumaling, swerte. Pag hindi gumaling, patay. Kinakauwian yan eh. Pero po, ang Fountain of Life, hindi. Ito po ay naimbento na matagal na panahon na, hindi sa Pilipinas, ito po ay gawa ng Canada. Sa Canada po ito nag-original mga kaibigan. Ang trabaho ng Fountain of Life, ayusin yung internal organ, lahat ng mga inflammation. Sa Tagalog ng inflammation, lahat ng namamaga. So, kung sakaling namamaga ang bituka ng kalapati, nasira ng bakterya, binibigyan po ng Fountain of Life para maalis yung inflammation, gumaling yung kalapati. Saka number 2, kung nakatakay ang kalapati ng bakterya o virus, syempre pumapit sa balahibo. Ang trabaho ng Fountain of Life, patahin din yung nakakapit sa balahibo. So, paano papatayin? Syempre, ahaluan ng Fountain of Life, ahaluan din ng Colloidal. Pag naitimpla na itong gamot na ito, lalagay dito, ahaluan ng mineral water, at ikakapit dito sa gan. Mga kaibigan, ipapakita namin ito kung paano ito gagawin at kung paano rin maititimpla yung gamot dito. Kung gaano katipid ang isang bote nitong Fountain of Life at itong Colloidal. Mga kaibigan, number 1 kasi, kapag mahal mo ang kalapati mo, gagawin mo talaga lahat ng pag-iingat sa kanila. Kasi, pag hindi mo sila naingatan, pati ikaw pwede kang mahawa ng virus. Tawag ka ng tawag sa lupa, hindi na pala sumasagot, wala na pala, i-guess na. Diba? Dahil nahawa ng virus. Kaya para maiwasan yan, pati magkaroon ng sakit sa mga ating loop, gagawin natin itong pamamaraan na ito. Mga kaibigan, panoorin nyo kami kung paano namin ito ititigta. Napakatipid po nito. Hindi po nyo kailangan punuin ng ganyan.
hindi kailangan. Bababa pa natin ng konti. Halos wala na naman, di ba? Eh, gano'n ang karami, mga kaibigan, konti-konti lang. Papatak natin dito. Pinapatak na. Ayan na po, nakilog na po ng bottle. Oh. Isusunod natin po itong kulay, dahil. Natin ng kulay gal. Mga kaibigan, ito na yung kulay gal. Hindi rin po advisable na ibuhos lahat ito. Kasi po, may tangkahan na po. Ito na po yung tangkahan. Oh, yan na po yung kulay gal. Medyo malapos eh. Alam mo siya nag-blue. Ibubuhos ang kulay gal dito. Naibuhos na yung kulay dyan, may gaganyan-ganyan yung hardwork natin mga kaibigan. Para makita nyo na napupuloy gold. Kasi pag tinatama ng luwa, napupuloy gold. Kukuha ka na ngayon ng mineral gold. Huwag mo po yung yun. At makita ng mga kaibigan natin. Huwag kayong kukuha ng tubig sa dripo kasi may chlorine yun mga kaibigan ha. Nakakasama yun sa kalapati. Okay. Pag napuno niya na ito, kakabit natin dito sa tega. Yan, nakabit na natin mga kaibigan. Yan ang forma niyan eh. Medyo ganyan-ganyan na yun ng konti para medyo kumalo pa dito sa mineral water. Pagkatapos, ano na gagawin ko nito mga kaibigan? Kailangan kumuha tayo ng isang kalapating kinamit sa ring. Kailangan may hawla tayo para ipapasok natin sa hawla. Kahit malino na ibigan, ito yung isa sa kalapating na galing sa kareta. I-spray natin, papakita ko sa inyo paano namin ginagawa. Nakagay nyo lang kayo, bigan. Hindi nyo pwedeng masyadong inapit. Hindi nyo lang. Kasi tatama dyan yung rate ng ilaw. Hindi nyo lang mga kaibigan. Habang pasin nyo, kumapit na. Pag naigyan yung kumapit na, okay na yan mga kaibigan. Kaya kahit 1,000 kalapati pamakam. Tapos, within mga 10 minutes, papatakan natin sila nun. Ang konting konti pa. Para gumana yung gamot sa internal organ. Yan lang kasimple, mga kaibigan. Apakita ko naman sa inyo paano pag-spray sa loop. Marami kalapate. Hindi pa pwedeng tutukan, ha? Yung ginaganyan, ha? Hindi pwede yun. Papakita ko lang yung tamang process. Mga kaibigan, nakita nyo maraming pupo ng kalapate. Ibig sabihin, ang marami, may bakterya yan. Ano silbi nito? Pupok siya yun yan. Pero hindi na ako papasok mga kaibigan. No? Dito lang. Ayan na mga kaibigan. No? Igaganyan nyo yan eh. Kasi talagang tatagayin ninyo pag gusto nyo maging safe lang. At yung basuran, eh, may bakterya yan. Ayan na mga kaibigan. Sa loob nyo, magkapangan nyo na. Kasi nakarating kayo dito. Pati mga hagda, no? Mga kaibigan, pati mga hawakan. Kasi pag may bisita kayo, mahahawak yan. Ini-spray na natin, mga kaibigan. Papasok na ngayon tayo sa loop. Ito po ang papasokin kong loop. Loop to ni Mr. Nelson Chua, ha? Yan, nasa loop na tayo, mga kaibigan. Walang laman na kalapate, no? I-spray natin. Okay, ano? Kasi pagtapak nila dyan, alis na yung ano, patay ang bakterya. Yan. Ito po mismo yung Mr. Nelson Chua, no? I-spray natin. Huwag nyo lang i-spray ng maiklo, ha? Kasi mababasa. Mga kaibigan, bawal sa maiklo. Kasi mababasa yung maiklo. Oh.
na po. Kahit yung mga kalapate, ano, mga kaibigan, no? Okay, ano? Oo. Ganyan na. Ganyan lang, mga kaibigan. Para ka lang naglalaro, mga kaibigan, na-spray na. Kahit ko siya. Diba? Ano mga kaibigan ha? Ispray na natin yung loob ng loop. At ang loob ng pabayang line, ispray na itong tuwa. Ano mga kaibigan ha? Dinidemo na ni Boston. O, yan po. Disinfect na natin, no? O. Pati mga kalapate, dahil pangahan sila, mga kibili ko ng problema. O. Ang problema. Kasi importante yung mga kibili. Dito lang gagawin mo. Pagdang umuwi sila, aling karera. Ito na. Dali na mag-dito. Una, ibigay niya po ang aming pinag-iing natin ngayon about sa mga gamot sa ating mga kalapate. At last niya kayo sa aking video. Huwag niyo po makalimutan mag-ibig ang aking notification bell at mag-subscribe na rin po at makinggan na rin po sa Facebook para lumawak po ang programa ni Boston, aking tanong mo kay Boston. At laging sinasabi ni Boston sa inyo, love ka!